siyempre, mahalagang bahagi ng pampaganda, ano po, at pampabata, eh walang iba kung hindi ang pagda-diet. Marami na tayong nadinig dyan. May South Beach, may Atkins, may Cohen, kung ano-ano pa. Pero kanina, nabanggit ko, kahit saan ano, yung bulate. Bulate nga eh, kaya nagtago na ako dito eh. Uy, magpapasintabi tayo sa mga kumakain ngayon ng paanong kanilang hapunan. Pero napaka-interesting. Kinakain naman talaga yung bulate, di ba? Pero ito, ibang, iba ito, ibang gimmick ng bulate. Ino, pinapasok doon pa. Eh, mabuti pa, panuulin po ninyo ito. Aming pinamagatang ang special feature na ito na Eat Tama Mo ang Diet Mo. Uy, eat. Usong-uso ang paseksihan at paslim man, lalo na nandito na ang summertime. Kaya ang mga Pinoy, kanya-kanyang eksena sa pagpapapayat. Less rice. Tas, pero kain ako ng kain maya, pero less, wala, ano, less rice lang talaga. Gusto ko kumain a lot of carbs, tsaka protein, pero sa umaga at sa hapon. Pero pagkatapos ng 6 PM na hapon, hindi pwede kumain ng carbs. Protein lang. In the morning, ideally, I just eat either oats or cereals. Tapos may boiled eggs. Tapos for lunch or in dinner, mayroong fish or chicken. Tapos may salad na kasama. Basta sa ngalan ng weight loss, kahit anong diet program, kakagatin ng mga Pinoy. Ako si Don Marasigan, 38 years old from Candelaria, Quezon. Ako ay isang teacher at swim coach ng El Nino Montessori Green Dolphins sa Quezon. Machong swimmer, lakas ng dating ni coach. Maniniwala ba kayo na dating 225.5 pounds ang bigat niya? I lost 75 pounds. Nag-start ako ng 225.5, natapos ako ng 155. Yung pinakamabigat ko was 230 pounds. I lost a total of 110 pounds. Isa ding obese o overweight Pinoy si Dr. Angel noon. Pero bago sila naging ganito ka-slim, ay kung ano-anong klaseng pagdidieta ang ginagawa nila. Isa na dito ang Atkins Diet o ang Low Carbohydrates Diet na kinalokohan noong early 70s. Ang focus nito, mas konti ang pagkain mo ng starch carbs katulad ng potatoes, ng kanin, ng bread, tapos mas madaming protein. Pero halos wala daw nabawa sa kanyang malasubo wrestler na timbang. Na-try ko yung banana diet, banana in the morning. Wala rin effect eh. Nauso yan sa Japan, okay? Ginawa yan ng isang Japanese kasi pinost niya sa blog niya. Napakasimple naman ang prinsipyo ng banana diet. Kakain ka lang ng banana every morning, tapos iinumin mo warm water. Pag nagutom ka, kailangan maghintay ka ng mga 30 minutes after bago ka pwedeng kumain ulit. Tapos, yung lunch and dinner mo, kahit na ano, sa kanila kahit na ano is modest portions ng kanin, ng isda, tapos mga alas tres, kailangan nagsasnack ka. Bakit kaya gano'n na lang ang pagpupursige ni Coach Don na makapag-lose ng weight? Nag-renew ako ng lisensya sa LTO. Nalaglag ako sa hagdanan, nag-roll ako. Lahat ng tao nagtinginan sa akin. Yung misis ko tumawan-tumawan na lumapit ako sa kanya. Kinilalayo niya ako. Sabi, hindi kita kasama, hindi kita kasama. Ouch! Buti ay hindi naisipan ni Coach na itry ang tapeworm diet pill. Pag may tapeworm, parang pag may bulati ka, di ba, nakikipag-away sa kinakain mo. So instead na ikaw, nakukuha mo lahat yung calories, ang prinsipyo niya, nakikihati ka sa tapeworm. Isa pang problema, hindi mo naman nauutusan ang tapeworm na dyan ka lang sa tiyan mo. Eh, kung saan-saan pumuntang ibang organs pa yan sa katawan mo, pwedeng pumunta yan sa brain. Eh, pag pumunta doon, hindi mamamatay ka. Nasubukan na daw niya lahat, including South Beach Diet. Ang South Beach Diet na nagsimula daw bilang meal plan para sa mga pasyenteng may heart disease. It mas ini-encourage niya ang complex carbohydrates, no? At meron siyang ceiling sa saturated fat. Kaya katulad ni Coach Don ay nag-undergo din si Doc Angel sa nauusong diet plan na kung tawagin ay Cohen Diet. Ang pinakabagong rapid weight loss and wellness program. Itinatama daw nito ang hormonal imbalance na tinutukoy na dahilan ng pagtaba. Pagkain lang ang ating inaayos dito. Wala tayong mga injections, pills, machines, mga artificial food, no, mga food supplements. Actually, yung mga pagkain na sa kitchen na. Parang maging natural yung
weight loss. Ang umpisa, kailangan natin ng blood test. Based on that, nagde-develop ng individualized eating plan na tinatawag. So, na-address yung hunger cravings kasi nga very hormones yung tinatarget. So, hindi ako nakakaramdam ng gutom, hindi ako nagka-crave ng food. 25 years na daw itong pinapractice sa buong mundo. At 25,000 katao na din ang pumayat dahil sa Cohen Diet Program. Ang process ng pagpayat, about 70% ng mga clients namin, naglulose sila between 15 to 22 pounds on month 1. Afterwards, nag-average kami ng 8 to 10 pounds per month, 20 to 30 pounds on the first month. The total price of the program is 55,000. Merong kasamang 6 months na consultation yan. Yan ang bago. Pero ang hindi pagkain ng kanin, isa sa mga hindi nalulumang diet program. Hindi yung rice ang problema. Yung hindi natin mapigilan ang sarili natin na kumain ng mahigit pa sa dapat. You are what you eat. Kaya, hinay-hinay lang sa pagkain. Ano man ang trip mong paraan ng pagpapayat, siguraduhin hindi na ilalagay sa alanganin ang inyong kalusugan.